Hi everyone! So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-send sa GCash ng ating load concern. Kasi ang nangyari kahapon, so may niloadan akong isang number, then naging successful naman siya, so nabawasan na yung balance ko. Pero ang nangyari, hindi siya dumating sa recipient. So ang gagawin natin is mag-i-email tayo or mag-send tayo ng feedback sa GCash at ipapaalam natin sa kanila na hindi natin na-receive or hindi na-receive ng recipient natin yung load. Punta kayo dito sa transaction history. So, click nyo yan. So, makikita nyo dito yung naging transaction nyo sa pagbabay ng load. So, yung mga successful, nagkakaroon siya dito na makikita nyo may mga load rebates na nangyayari. Kasi sa GCash, pag once na nag-load ka, meron kang marireceive na 5% rebate. So, ang nangyari dito, pansin nyo dito sa taas, nag-buy load ako kahapon, July 29 at 8:12 PM, pero wala siyang naging rebate. Ibig sabihin, hindi ito na-receive ng ating recipient. Pero, nabawas pa rin sa ating account. So, nabawasan ng 50 pesos yung account ko. Pero, hindi naman na-receive. So, ang gagawin ko lang, pwede ko siyang i-click, then pwede mo siyang i-screenshot for your reference. Okay? Kailangan to guys. Screenshot nyo lang. Then, sunod yung gawin is back nyo lang. Then, punta kayo dito sa tatlong guhit sa taas, sa bandang left side. Then, hanapin nyo po yung help. Itong may question mark sa baba. Click nyo yung help. Click nyo yung help center. So, pindutin nyo dito sa search. Then, type nyo lang. Syempre, yung sa load yung concern natin. So, tatype natin ay load. So, dito makikita nyo yung mga results. So, meron dyang how can I buy load. So, in case na may mga tanong kayo, so, ito yung magiging sagot nila. So, dahil hindi tayo nakareceive ng load, so, dito tayo sa what if I didn't receive my load. So, basahin nyo na lang to guys. Pero dito sa pinakababa, sabi dito, if hindi nga na-receive nung recipient yung load, pwede tayong mag-submit ng ticket number. So, nakalagay doon, please include daw po yung details of your concern. Syempre yung name mo, mobile number, date and time of transactions, amount, and reference number. Kung meron kayong SMS, pwede rin. And mas maganda if meron kayong screenshots. So, yung in-screenshot natin kanina, yung sa transaction history, so, yun na po yung pinakamagandang proof natin. So, gawin natin, para makapag-submit tayo, baba nyo lang konti, then click nyo po yung submit a ticket. Okay, so, nandito na tayo, submit a ticket. So, lagay nyo lang yung email address na nakaregister nyo sa GCash. Then, dito sa baba, makikita nyo po yung concern category. So, pag-clinic nyo yan, so, meron dyan mga options. So, since load yung ating concern, so, hanapin nyo sa baba yung load. Yan. So, pindutin nyo yung load. Then, click nyo po yung I haven't received my load. Okay. Then, dito sa baba, sa date of transaction, since kahapon yung transaction natin sa pag-buy ng load, so, click nyo lang, then click nyo yung July 29. Then, reference number. Makikita yung reference number dun po sa ginawa nating screenshot kanina. So, puntahan lang natin yung screenshot natin kanina. So, ito yon. So, copy lang natin yung reference number. Then, dito naman sa amount, ito yung amount ng load na hindi ninyo na-receive. Then, dito sa baba, explain your concern. Include all the details related to the transaction to help speed up our investigations. So, dito, pwede kang maglagay ng inyong concern sa GCash. Parang gagawin mo ay mag-i-email ka para i-address yung concern nyo. Okay? So, example lang to guys. Pwede nyo rin namang i-copy na lang. Okay, so ito yung example natin. Then, dito sa baba, makikita nyo yung attachment. So, pwede natin ilagay dito yung ginawa natin yung screenshots kanina for proof or evidence na nag-load nga tayo pero hindi naman dumating sa atin.
Okay, so click nyo lang. Then, mag-a-attach yan. So, intayin nyo lang mag-loading. Then, click nyo po yung submit. Then, may lalabas dyan na CAPTCHA. So, kailangan natin itong masagutan ng tama. So, select all images with a fire hydrant. Then, click nyo po yung verify. So, mag-loading siya, guys. So, nakalagay dyan, your request was successfully submitted. So, pagkatapos nito, wait na lang po kayo ng text from GCash na nagsasabi na na-refund na sa inyo yung nawala sa inyong load.